The Philippine National Police will continue to hit hard on all forms of illegal gambling activities in line with Executive Order Number 13 issued by President Rodrigo Duterte. EO 13 directs the Philippine National Police, the National Bureau of Investigation, and other law enforcement agencies to intensify the national campaign against illegal gambling in coordination with the Department of Justice, Department of Interior and Local Government, and Department of Information and Communications Technology. EO 13 also directs these law enforcement agencies to coordinate and promptly act on request of gambling regulatory authorities to investigate and put a stop to illegal gambling activities in their respective jurisdictions. The new mandate of the PNP comprises a wider range of anti-illegal gambling efforts to enforce Presidential Decree 1602, prescribing stiffer penalties on illegal gambling, and Republic Act 9287, the law increasing the penalties for illegal numbers games, and amending certain provisions of Presidential Decree Number 1602, anticipating the full implementation of EO 13 upon its publication last week. The Directorate for Operations is now preparing certain adjustments in our own campaign plan against illegal gambling that will now cover illegal online gambling activities as defined under the executive order. The Director for Operations has already alerted all police regional offices to conduct one-time, big-time operations against illegal gambling in their respective areas and sustain the distinction as illegal gambling free region. I am glad to note that the PCSO has successfully established the government-operated small town lottery, or STL, in different parts of the country as an effective way to keep illegal gambling operations out of business. The bottom line is the national advocacy to rid the country of all forms of illegal gambling activities that contribute to moral decay and provide an economic support system that sustains other forms of illegal activity. Furthermore, based on our own experience, illegal gambling activities, if left unchecked, breeds corruption and may mutate into other forms of organized crime, including drug trafficking, illegal vices, money laundering, and kidnapping. By this pronouncement, the PNP is hereby declaring war against illegal gambling. Another information, I would like to inform you that we have the first positive results of the anti-Iskalawag operations conducted by our CITF last weekend. And meron silang dalawang nahuli na involved sa extortion sa mga taxi drivers. Ngayon, nandoon sa CITF, bail bond today. Abangan na lang ninyo, paglabas nila dyan, makikita nyo, papunta doon sa korte para mag-post ng bail. Yan, magbe-bail bond doon silang palabas na. Abangan na lang nyo doon ngayon. Abangan lang nyo dyan, kaya palabas na yun. Magkahan lang nyo dyan. Malapit na. Any questions? Pagkatapos ito, magbe-bail bond sila. Abangan na lang ninyo. Yes, you have time. You have time. Then I am directing PIO to give you a copy of the video nung actual operations, nung actual entrapment operations na ginawa. Si PIO na magbigay mamaya, or yung CITF, kasi mas maganda, interviewin nyo yung CITF commander. Si Kernel Chiquito Malayo. Sir,
para bigyan kayo ng complete details. Basta, involved yun sa marketing, extortion. Extortion activities sa victimizing taxi drivers doon sa City of Manila. Puntahan na lang nyo, maya-maya, nalabas na yun. Questions coming from Marie Sumali to be followed by Henry Atwilan. Sir, in general, kanina mo karami yung mga complaints na naisubili sa CIEF and the arrest of these policemen who are involved in extortion activities, what does this show or what does this imply in with regards to your campaign against Starbucks? Marami na tayo natanggap na text. I cannot give you the exact number. Tanungin lang nyo mamaya si Colonel Malayo. But inaksyonan na po yun. Inaksyonan na. Kaya nga, may resulta ngayon tayo. Dalawang nahuli. Kasi binabalidate mo lang bago na inaksyonan. So, tuloy-tuloy na ito. Tuloy-tuloy na ito. At sana, yung mga iskalawag, suminto na kayo sa kagagawa ng kaiskalawagan para hindi kayo mahuli. Magbago na kayo. Sir, status ni Juan Isomero kasi he has expressed his intent to attend the Senate hearing. Meron po ba kayong information if will really come tomorrow and what are the security preparations for his arrival? So far, wala pa akong information about that. Henry Atwilan to be followed by Grace Cassidy with TV. Sir, paano po yung magiging approach natin sa war against illegal drugs? Magiging ala Oakland o parang illegal gambling? Actually, before the introduction of this EO number 13, we have already prepared our own campaign plan, double barrel IG, yung IG, illegal gambling. Parang approach din ito sa war on drugs natin, where merong upper barrel, yung high value targets, ito yung mga financier ng illegal gambling, which kilala naman natin yung mga tao na yun. Then yung lower barrel, targeting doon sa baba, yung sa street level, yung magkakaroon din ng oplang tukhang illegal gambling. But since lumabas itong EO number 13, we will abide by the provisions of this EO. Doon na kami magbabase sa aming implementing guidelines pertaining to this executive order. So, hindi pa namin nabasa buong buo yung one. Malalaman natin later. Grace? Basically, I have directed all regional directors to implement our anti-illegal gambling operations, our anti-illegal gambling plan, and yung pinaka-main player dito is yung CIDG. Kasama sir, kasama. Illegal ba yung meeting, di ba? Malaman natin yan kung lipad ng C-130 papuntang Sambuanga to Basilan, kung ilan yung magbo-board sa C-130. Kung ayaw sumakay, ayaw na sumakay, ibig sabihin ayaw nilang magpa-reassign doon. Ilang days ba yung sinabi ni Presidente? 15 days? February 20. Maybe next week. Analyze namin yung list ngayon kasi nagdagdagan na naman. Meron namang dalawang nahuli, di ba? Yung nangungutong sa Manila, nagdagdagan na naman yun. So, parami ng parami. Titingnan natin yung final talaga. As I've said, I don't care kung mag-resign sila, kung ayaw nalang mag-report or mag-awol sila. For all I know, that's what I care. Umalis na sila serbisyo dahil dinudumihan nila yung ating organisasyon. Mas maganda kung ayaw lang mag-report para bawas na yung problema namin. Umalis na sila serbisyo. Pero yung gusto pa mag-serbisyo at gusto magbago,
mag-report sila sa airport doon sa Villamor Air Base pag naibigay na namin yung final date of their flight going to Zamboanga. Okay, Jeff Capras to be followed by Rodil Vega, DCWB. Sir, okay. Sir, hindi pa, hindi ko pa naakyat. Titingnan ko pa kung pina... Sabi nila, paakyat na daw eh. Masahin ko pa. Malalaman ko. Hindi ko pa nabasa. Hindi ko pa nabasa. Okay. But then, sir, ibala na yung weapon. Sa war natin sa illegal gambling, alam lang natin open secret na hindi nag-professor yung illegal gambling kung walang condition mga local chief executive. Paano po yun, sir? Kasama sila. Gigirahin natin sila kung matigas ang ulo nila. Walang local chief executive dito kung involved sila. Sila, kasama sila. Kung haharangin nila yung ating anti-illegal gambling campaign. Ruel Perez, and to be followed by George Cahiles. Sir, sir, related to sa illegal gambling, may mga key personalities ko tayo na tinitingnan yung Yes, kilala naman niyo yung sino yung mga involved dyan, yung malalaking, kuhan, di ba? Malalaking players. Kaya nga, initially, kung wala pa yung EO-13, meron na kaming double barrel alpha, double barrel IG, illegal gambling. Merong upper barrel targeting doon sa mga HBT. Consider the HBT yung mga malalaking target, yung mga financier. But lumabas yung EO-13, titingnan namin kung mag-adjust kami doon, paano namin ikakandak yung aming campaign against illegal gambling. Can we mention names? Mamaya na, pag nahuli na sila, kilala naman ninyo eh. Kilala naman ninyo yan. Kilala ninyo yan. Hintayin na lang natin pag nahuli sila. Ha? George Cahiles, to be followed by Rhea Momogay. Sir, medyo nalabag na last time na bringing yung PDS namin on Thursday, they mentioned about like two CIDs officers who called it kidnapping. Existing na kaso na doon sa kanila. And then, weekend lang nangyari? Sir, this weekend, sir. So, parang, at what does that say, sir? Dandahan na na-uncover yung kanilang ginagawa. For all you know, matagalan lang ginagawa yan, mga ganang activities. At since nakita lang ngayon, naseryoso yung ating PNP para i-weed out sila sa organisasyon, yun naglabasan na yung, matapang na yung mga complainant kayo magsipaglabasan para mag-complain. Actually, buong Pilipinas. Hindi man talaga mawala yan, ibang barangay ng bansa, meron talagang gambling. Actually, alam nyo, mas widespread yung gambling kaysa drugs, di ba? Baka sabihin natin, kung ang drugs is ilang percent ba nung barangays ay drug affected? 92%. Ha? 92%. Kung 92% ng barangays ay drug affected, baka 100% yung illegal gambling affected. Kasi hindi mo talaga kahit sa barangay, sa bundok, meron niyang karakros, meron baraha, meron talaga yan. So when we say massive, kung lahat, all forms of illegal gambling, pati tupada, pakialaman na yan ng polis. So maraming magalit yung barrio kapitanya ngayon, pag pista sa kanila, meron mga tupada na well, makukonsider yan illegal gambling. So, but magpa-priority tayo ngayon muna dito sa ito nga, yung mga illegal numbers game. Kasi yan talaga yung malaking kawalan sa kaban ng ating gobyerno. Yung instead na mapunta sa PCSO, napupunta sa bukis yung income ng illegal gambling. Kaya dyan tayo mag-concentrate ngayon. Tutukan natin yan. Fast issue na yan.
laging may lagay sa clicks kaya laging nakakapag-operate. So how are you going to deal with that, sir? Ngayon? Yung police na nilalagyan, baka makasama yun sa target ng CITF, sa Counter-Terrorist Task Force. Baka makasama yan pag insisting sila. Sinabi na nga, eh, that's corruption, di ba? So, huwi daw sila, baka makasama sila. Next question from Amita Legaspi. Yung 99, yun siguro yung napirmahan ko na. Tapos last week, yung Friday, marami pa ko napirmahan, marami yung umakyat doon. Puro positive sa drug test. So may akyat na naman na mas marami. Dismiss ka agad yan sila. Ibig sabihin yan, we will never tolerate. Kung yung noong araw, nagdadalawang isip pa yung PNP kung tanggalin o ito o hindi, ngayon, hindi na. Dahil nga, siniguro natin na makumply yung requirements ng due process bago natin pinalabasan ang order. So, hindi tayo mag-isit. Talagang tanggal na itong servisyo. At hindi na ito magkakabalik. I will see to it. At tulungan nyo kami mag-monitor. Baka mamaya, pag retired na ako, itong mga gagong pulis na ito, magkakabalik na naman. Wala na si Bato. Pwede na tayo magpa-reinstate. Eh kayo, mga bata pa naman kayo, nasa media, tulungan nyo kami mag-monitor para papalapin natin yung kaso na ito. Sir, another issue, yung tindol sa Surigao, may napekuhan ba ng mga police stations, napekuhan ba ng police members? I have talked to the regional director of PRO 13 last weekend. Ang sabi naman niya is minimal lang daw, minimal. Nabibisi sila ngayon doon yung pagtulong sa yung pagguwardiya, pagmonitor sa mga lalo-lalo yung malalaki establishments like mga malls, mga hotels, wherein nasira yung kanilang mga front yung mga gate ganon, baka pwedeng pasukin ng mga yung mga magraransak. So doon ngayon nagsisecure yung ating mga police. But so far so good naman daw. Wala mang ganun na insidente, wala man daw nagsamantala, wala nagsamantala after the earthquake. Lahat naman daw ay nagko-cooperate. Sir, last yung declare na ng unilateral ceasefire yung PNP, yung nasa mga quake affected areas, comment mo sir doon? Sila? Sila sir, dun lang sa mga quake affected areas na may plan sa Surigao. I cannot comment on that. I am just taking the cue from the President. Kung ano yung order ng Presidente. So, sabi na, all out war. Then, yun yung order. Yan ang susundin natin. Rhea Mamogay, then followed by Maan. Pero sa anti-illegal dumping, siya kapatupad yung may one strike policy dahil sinasabi mo kayo na may mga posibilis ang mayroon tayong plan. Binapasihan itong EO 13, then nagbabalangkas pa yung Directory of Operations natin ang final guidelines regarding to ito nga, yung one strike or two strike policy ba o three strike. Ilalabas namin yan na baka next week pag matapos na. Paan makapagal? Sir, dun sa case ng dalawang police na huli ng CIA at yung buwan na maroon nila, I will ask you for the details, pero may interview ko po sila. Ang sabi nila, naamin nila yung pag-moonlight nila na pag-escort ng mga truck. Okay. So, sir, parang tayo mga polis na nag-moonlight din. May iba mga racket, sidelines. So, yun, sir, ano masasabi mo? Kasi sinasabi na, ang tanong ko naman is, were they arrested for moonlighting? No. They were arrested for extortion. So, bakit ang aminin nila yung ibang offense na hindi naman sila nahuli for that offense? Doon naman sila nahuli sa extortion, yung pangungutong nila sa mga taxi driver. Diba? So bakit gawin na lang, do you want to appear to be kawawa? Na nagmumulighting sila dahil kulang yung income nila. And later,
hanggang sa nangumutong na sila. Walang, we are not foolish enough to accept that storyline. Sir, moonlighting, what is duty? Ang guide na siya sa moonlighting is bastahin, during your off duty, you are not consuming government time. Ginagawa mo yan sideline. Halimbawa, pag di-off mo, nagdadrive ka ng taxi, wala pong hindi po pinagbabawal ng pinipian. Pag di-off mo, nagwagwardya ka ng isang establishment, hindi po na pinagbabawal namin. Basta walang conflict of interest sa kanya pagiging polis. Halimbawa, pag di-off niya, nagbabodyguard siya. Ang binabodyguard niya is isang drug lord o isang gambling lord. That's a conflict of interest, di ba? Pero kung malinis na negosyante yung kanya binabodyguard during his off duty, well, it's okay. Kasi hindi siya nagkukonsume ng government time. He's not using government time for it during his off duty. Sir, pag-escort ng truck while naka-uniform, kasi nga ginagamit yung pagka-polis out of duty. Escort ng truck? Yes. Bakit kailangan escort ng truck? Kasi nakawan? Pag-aralan ko yan, kung anong nababayol nila. Ha? Oo. With or without contraband, nakarga yung truck, bawal. So bawal. Bawal yung ginagawa nila dahil para hindi kutungan. Kasi sila nangungutong, sila pa mag-escort. Double hit yung cracker dyan. Di ba? Oh, yun nga, ito, ganito. Kung hindi escort na ng police, kinukutungan yung truck. So ngayon, nakiusap yung truck operators na pa-escorta ng pulis para hindi makutungan along the highway. Oh. Ngayon, pulis ang mag-escort. Ganun na rin yun. Yung pera na ibibigay na doon sa highway, sa nangungutong na pulis, yun na rin pera na binibigay na doon sa nag-escort. So still corruption. Di ba? Ang talino nitong pulis na ito, no? Eh, dito, very magaling o ano, magmadiskarte. Kasi na niluluto ng sariling mantika yung tracker. Yung... O wala na ibang magawa, kaya kusang loob na lang magbigay. Friendship na lang sila, sir. Ha? Friendship na. Ah, ang galing. Okay. Sige. Maraming salamat. Okay na. Sino? Parinas? Sino? Hindi ko alam. Maris, depende yan sa political will nga ng administrasyon. Eh kung makikinig yung Malacanang sa mga advice ng mga tao sa baba, ng mga involved, eh hindi talaga yan matapos. Pero kung sabihin ng presidente na all out tayo, all out talaga yan. Para lang yan, drugs, di ba? Pag mag-all out tayo, all out. At you know the president, kung ang president mag-decide, mag-sabi, sinabi ko, wow. Wala pa kami time. Titignan pa namin, pag-aralan namin yung EO 13. Laruhin namin muna yung one. Thank you po. Alam mo? Yes, sir. Kung mag-cooperate lahat, hindi abutan na 6 months. Mag-cooperate na lahat. We have the whole PNP to operate on that. Cooperate na lahat. From the financier, yung mga tauhan nila na involved sa gambling, local government executives, gobernador, mayor, barangay captain, or yung mga ibang congressman, tulong-tulong tayo. PNP, NBI, and all other law enforcement agencies,
magtutulong-tulungan tayo. I don't see any reason na patuloy pa ito. Plus the community, yung gambling public, yung gaming public mismo. Kung tumulong sila, wala na. So, last, tapos na. Do you think it will be bad? This all out for? Will it be bad? Dahil hindi bloody. Kasi hindi naman crazy. Hindi naman siraulo yung mga in-player ng gambling. Unlike yung sa drugs na walang tamang pag-iisip kaya nagkakaroon ng patayan dahil na pumapatay ka sila kahit na hindi sila natitreatin, di ba? How much mo kung natitreatin sila? Eh ito namang mga illegal gambling, pera-pera lang ito eh. Pera-pera lang ito. Hindi ito kailangan mag-wish ng buhay. Okay po. Ha? All out ito. So, bantayan nga natin. Bantayan natin na mayroon na magsasakay ng mga eskalawag na pulis. All out. Tapos, aregluhin na naman yung kaso, di ba? Yan ang bantayan natin. It's up to the commanders on the ground. Kaya nga, gagawa tayo ng one strike, two strike, three strike policy para siguruhin natin talaga na ma-implement yung illegal gambling na campaign na yan. Dahil pag sumakay na naman yung mga eskalawag na pulis sa ganyang pamaraan, dismiss na naman yung mga kaso, arigluhan na naman, o kawawa yung basilan, mapupuno ng pulis. Pupuno yan ng pulis yung basilan. Sir, okay po. Sir, ako lang. Last week, pipresent kayo sa aming vigilante. Ha? Pipresent kayo sa aming vigilante na first last week. So, sir, in the history ba, since day one ng war on drugs, meron ba tayong nakuloy na pulis mismo talaga, sir, na involved sa ganitong klaseng pagpapatay? Meron tayo na huli, di ba? Yung sa... Hindi, yung sa Pasay. Sa what? Antipolo. Yung... Lumabas sa Senate yung... Kwan, di ba? Yung biktima. Antipolo. Mindoro. O, hindi... Sumabay yung sa war on drugs, but hindi yung drug-related. That was ibang motive noon. Pulis rin yun. Official pa kayo na huli, di ba? Particular yung kaso na yon, walang pulis yung behind doon. Kagagawa lang nila yun. Sila yun. Okay. Mas posible pa yung mga barangay kapitan dahil kontrolado sila ng local chief executive, di ba? Yung mga barangay kapitan doon. Posible pa, pero sa pulis, walang pulis doon na nag-control sa kanila. Okay, thank you very much. Thank you. Salamat. Happy Valentine's. Salamat.